Hello guys, welcome to my vlog. Kung bago ka sa channel ko, make sure to click subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga new videos na i-upload ko. Dito sa video na to, tuturuan kita kung paano ka makakagawa ng iyong Apple ID. Okay? So simulan natin, wala nang paligoy-ligoy. Ano ba ang mga kailangan para makagawa ng Apple ID? Una, internet connection. Pangalawa, active mobile number. Okay, so simulan na natin. Ang una mong gagawin, punta ka sa settings. Pag andito ka na sa settings, i-click mo yung sign in to your iPhone. Tapos, i-click mo yung don't have an Apple ID or forgot ID. And then, click mo yung create Apple ID. Okay, dito ilalagay mo yung first name mo, yung last name, at yung date of birth. Tapos dito, may dalawang option dito. Pwede ka gumamit ng email account mo tulad ng Gmail or pwede ka rin gumamit ng iCloud email. Pero dito sa tutorial na to, gagamit tayo ng iCloud email. I-click mo yung do not have an email address tapos click mo ang get an iCloud email address. Okay, do not have an email address. Tapos click natin to. Dito, gagawa ka ng iyong Apple ID. Okay, gagawa tayo. Tapos kapag nakagawa ka na, i-click mo yung next. Okay, dagdagan pa natin. Make sure na huwag mong kakalimutan yung combination ng Apple ng iCloud email na ginawa mo. Okay, nandoble yung ano natin. Click next. Tapos create email address. Dito naman, gagawa ka na ng iyong password. Ito ang pinaka-importante. Kung gagawa ka ng Apple ID, kailangan na huwag na huwag mong kakalimutan ang iyong Apple ID password. Ang gawin mo, sulat mo na lang sa papel tapos lagay mo sa wallet mo. Tapos click next. And then dito, ilalagay mo na ang iyong mobile phone na mobile number. Okay, gagamitin ko dito yung number ko, isa kong number.
Kailangan itong mobile number kasi dito isesend ni Apple yung tinatawag na OTP or one-time password. Halimbawa, gusto mo mag-login sa ibang ano, iPhone device, Apple device, kailangan mo ng OTP bago makalagin. Tapos pag nalagay mo na yung number, i-click mo lang yung next. Okay. May natanggap ako ng OTP sa number ko. Yun ang ilalagay ko dito. Alright, mapupunta ka sa terms and conditions. Kung gusto mo basahin, pwede naman. After mo mabasa, i-click mo yung agree. Tapos, click mo rin ulit yung agree. Dito sa step na to, nakadepende sa bilis ng internet connection mo. Ako kasi wala yung ano, Converge. Ngayon, gagawa ka ng passcode. Ilinter mo dito yung passcode na sa iyong Apple device na ginagamit mo kapag inoon mo. Kapag inoon mo ang yung iPhone, yung passcode na ginagamit mo. Alright, meron na tayong Apple ID. Importante itong Apple ID para makapag-install ka ng mga applications na gusto mo. So ngayon, para maka-install ka, punta ka sa App Store. I-click mo yung continue. Tapos, para makapag-download ka ng apps, punta tayo sa App Store, click mo yung git and install. Okay? Halimbawa Facebook or TikTok. Search natin yung TikTok. I-click mo lang yung git. Tapos, click install. Dito, ilalagay mo yung password ng iyong Apple ID. Click sign in. Tapos may magpa-pop up na this Apple ID has not yet been used in the iTunes store. I-click mo lang yung review. Tapos, on mo yung agree to terms and conditions. And then, click next. Ipiliin mo yung none. Tapos, first name, surname, ang yung street, postcode, tapos yung city. Lagyan natin dito.
Tapos yung phone number na ginamit natin kanina. And then click next. Apple ID completed. Alright, completed na ang Apple ID na ginawa natin. E-click mo lang yung continue. Ngayon, e-click mo na yung get. Click install. Tapos, lagay mo ulit yung Apple ID password mo. Alright, downloading na siya. Okay, paalala lang po sa Apple ID, make sure na huwag mong kakalimutan ang iyong Apple ID password. At huwag mong iwawala ang iyong mobile number na ginamit mo sa paggawa ng Apple ID. Huwag din kakalimutan yung email na ginawa mo. Para in case na mag-login ka sa ibang device, madali mong malalagin. Alright, may TikTok na tayo. That's it. Sana po makatulong ito sa inyo. Don't forget to click subscribe again. Thank you.